Okay, good eve. Ngayon ay January 16, day 16 ng aking learning sa C++ tutorial. Okay, so tara, start na tayo. So kahapon, natapos ako sa function. Yung introduction ng function, yung pag-create ng function sa C++. Ngayon ay dito pa rin tayo sa functions, which is functions parameters. Okay, so basahin lang natin konti itong kanilang definition. C++ function parameters. Parameters and arguments. Information can be passed to functions as parameter. Parameters act as variables inside the function. Parameters are specified after the function name inside the parentheses. You can add as many parameters as you want, just separate them with a comma. So ito yung syntax. Void keyword niya, tapos yung function name kahit anong name, tapos ito yung open parenthesis, tapos dito yung close, at ito yung parameter 1, parameter 2, parameter 3, at nakaseparate siya by comma, tapos dito yung break, open braces tsaka close braces, at dito yung execute yung code. Sabi daw yung parameters ay nag-act as variables. Diba, alam nyo na rin yung variables, which is yung yun, hold, nag-hold siya ng value na pwede mong gamitin dynamically or kahit saan mo siya pa pwede gamitin. Kung baka hindi siya actual value, nagre-represent siya ng actual value. So ito yung parameter. So ibig sabihin ito dahil mga is mga variable. So imagine nyo na lang nag-assign kayo ng bagong diba sa int main. Diba sa int main ko to, diba may naga-int type as yung variable. Ito parang ganun. So once nag-gumamit ka ng function, dun sa loob mismo ng function na yun, yung parameter is para na siyang variable. So pag in-access mo itong, sinet mo itong parameter, meaning nagsiset ka ng variable. So, ganito mag-set ng variable sa function, sa loob ng function. So, pwede ito, valid na valid ito, at dapat tandaan nyo ito, yung ganitong klaseng mga syntax, kasi kahit saan program, hindi naman kahit saan, alas kalamihan ng mga programming language, hindi lang C++ ay ganito mag-implement ng function. So yan yung mga common basic syntax na dapat malaman. Tapos the following example is a function that takes a string called fname as a parameter. When the function is called, we pass along a first name which is used inside the function to print the full name. So ito yung isang sample. Dito nilagay niyo sa taas yung function, which is yung talaga yung standard na paglagay ng function nasa taas ng main. Pero di ba may kahapon natutunan natin na pwede mo itong ilagay yung function dito sa baba, basta i-declare mo yung function na as initialization. Wala lang ito. So gagana na siya. Okay? So ito, gumawa siya ng function dito sa loob, ay sa taas ng main. Ito na, ang nag-iba dito is nagkaroon ng parameter. So, ito yun. So, dito hindi niya sinabi na kung na dapat pala kailangan ng data type. Parameter na sinabi. Pero hindi siya nagsabi. Kasi kung iisipin mo yung string fname, parang ito rin eh. Dalawa sila. Pero dahil walang kama to, so isipin natin na ito na yung isang parameter. Okay?
isang parameter. So ito yung isang parameter. Ito yung parameter 1. Kailangan pala ng data type. So meaning yung variable na to, yung ini-initialize mo ay yung string siya, tapos first fname. Tapos 'di ba function to. So yung function na yun, may gagawin yung dapat sa loob. Ano ba gagawin niya? So ang ginawa dito is cout fname refsness. Ayan. Tsara apelido. Tapos palitan ko nga ito. Ayoko yan. Gusto ko dito. Wow. Kasi dyan ito. Kasi, ayan. So palit, pinalitan natin na. Palitan natin. Tingnan natin kung iba na yung output. So the accurate let's do. Ngayon, ito yung function. So ang, sa print pala, makikita mo na kung ang para saan itong function. Ang function na pala ito ay ipiprint niya is yung surname. Last name. Diba? Last name kasi nag-see out siya ng first name tapos yung last name. So ibig sabihin, para pala ito sa full name. So, dapat, yung function na ito ay naka-specific sa pag-display ng full name. Pero dapat pag dito sa function nila, doon naka-align tayo doon sa kung ano yung piniprint niya. So for example, display full name, oh, 'di ba? Display full name. Ganyan na lang. Camel case. Okay? Display full name. So dapat dito display full name. So si Liam, magdagdag din tayo ng isa. So ayan, doon nirename ko. Ngayon paano siya tawagin? So okay, so ito, wait lang, iyan ako lang ito. Para i-access, di ba, yung function with parameters, di ba yung normally yung kahapon, yung ginawa natin ganito lang. Ayan na, nag-print na yung cout, di ba? Di ba, kapag niya. Ayan lang. Display my name. Ganyan. Gender. Ayan. Tapos, display. Diba kapon ganyan? Display my name. So, gender. So, kasi, na-print natin siya ng ganito kasi empty yung parenthesis, meaning kasi walang laman dito sa kumbaga ano siya connected diyan dito. Yan. So kung pag may nilagay kang parameters katulad nito, dapat may nilagay ka rin parameters. So dapat naka-align, kumbaga pagtatawagan mo siya dapat naka-align din kung ano yung nilagay mo dito sa pag-initialize mo. So, katulad dito sa display full name. Kapan pag ganyan lang? Tingin ba mag-error o hindi? Error siya kasi ayan o. Error to too few arguments to function by display still string. Ito, may nanap siya na string. So, kasi nga mayroon tayo naka-define dito. So, kaya nag-error siya. Hindi tulad dito, wala naman tayo nilagay. Kaya nag-print lang siya. Okay? Kaya, nagaya ko naman dyan. Okay na siya. O, diba? So, baga si C++ ay strict sa ganito. Sa
strict sa kapag may nilagay ka na parameters, dapat sundin mo kapag tatawagan mo siya. Kasi pag hindi, magareklamo siya. So, ganyan yung function. Function na may single parameter. Okay. So, ito na yun. Yan yun. When a parameter is passed to the function, it is called an argument. So, when a parameter is passed to the function, it is called argument. So, from the example above, if name is a parameter, then, well, Liam, then, Anya are arguments. Ayan. So, yun. Siyempre, by programming terms, pag nandito siya is parameter. Pag nilagyan mo siya ng mga value, arguments na. Okay? Yun lang naman. O, baka malito kayo pa, baka magkabaliktad. Pag sa initialization parameters, pag sa calling ng method, arguments. Okay. Next. Default parameter. Default parameter value. You can also use the default parameter value by using the equal sign. Ayun. Ito yung ano ko na sana kanina, pero sige, sa baka ma-tackle din. So ito na nga. If we call the function without an argument, it uses the default value Norway. So makikita nyo dahil wala namang masyadong iba dito sa initialization. Ang nadagdag lang is ito, nagkaroon ng equals. So, yan ang sinasabing default parameter value. Meaning, ito, di ba kanina nag-try ko yun ngayon? Sige, hindi natin na-try. Di ba ito, di ko nilagay yan. Yan. Tapos nag-error, di ba? Yun. Dahil nga hindi kailangan na specific yung string tas sa name ito. Ngayon, dahil mayroon pala si C++ na default parameter value na pwede tayo mag-set. So, ngayon, maglalagay ako dito ng dyan. Yan. So, kahit ito lang yung i-call ko, kahit walang arguments, pero magkakaroon ng value pa rin dahil may nag-set tayo ng value kay sa fname. Kung walang nilagay na argument si user or yung program or yung programmer na gumawa or ikaw rin siyempre. So yun. Yun do no basta, 'di ba? Hindi na siya error kasi nga kahit na ito rin kanina may error, 'di ba? Dahil lang dito sa paglagay ng equal sign. Pag-assign nagkaroon na ng gumana na yung itong method na to kahit walang arguments. Okay, so yan, ito yung show string count 3 Norway. Kaya dito baka malito kayo dito, may pwede ka pa rin maglagay ha, kumaga sa pag default, diba, sa default kapag walang ka nilagay, ito yung magiging value. Pero pag may nilagay ka, ayan, katulad niya, may nilagay kang nilagay ko yan. Na-overwrite niya o na-re-replace niya yung actual value, yung default value sa actual value na nilagay mo. Okay? So, gets niya naman yan. So, ganun din. Kaya Sweden, in-overwrite niya yung Norway, kaya na-print Sweden, tapos India, tapos yun dito sa ano, wala na siya nilagay na pang override or pang replace the value. Kaya Norway nilagay, din-display niya. Okay? Okay. So a parameter with a default value is often used known as an optional parameter. From the example above, country is an optional parameter. Okay, country optional parameter. And Norway is the default value. Okay. So ganun siya. Next. Ano? 40 minutes. Multiple parameters inside the function. You can add as many parameters as you want. Void my function. Ay, ito naman. Kanina puro single parameters yung nakikita na na-explain dito, di ba? Siyempre, pwede ka magdagdag ng additional pa by adding comma. You can add as many. Ito. So, dalawa na yung parameters mo. So, ngayon,
Oh, ito. Si out niya yung F name, last name, plus age, years old. Diba ba? So, kapag ginamit na siya sa main or kinol niya na, yung arguments niyo is dalawa na. Sa parameters niyo, dalawa yung nilagay niyo. So, dapat sa arguments niyo, pag tinawag siya, dalawa rin. So, ganito na siya. Kung paano yung pag separate niyo ng comma, ganun din dapat yung pag call niyo or paggamit niyo ng function na yun. Tsaka dapat, kung ano yung arrangement nito, ganun din sa'yo. Kasi kung pag magkabaliktad yan, mag-error ka. Pag kunyari, kabaliktad yung 3 tsaka yung Liam dito. Error ka na kasi yung matching yan eh. So yung first argument mo katumbas ng first parameter. Tapos yung second argument, katumbas ng second parameter. So, yan. Test lang natin. So, ayun. Liam. Ayan. Print naman na maayos. Okay. Note that when you are working with multiple parameters, the function call must have the same number of arguments as there are parentheses. Ay, parameters and the arguments must be passed in the same order. So, yun, diba? Ayan, o. Kasi kung mag-ganyan, maglagay pa ako dito ng 5, ay 8. So, si compiler malilito kasi wala ka naman nilagay dito. Ba't nilagay ka dyan? Pag niran mo yan. So, mag-error ka na kasi wala. O, oh, yan. Tapos, pag kunyari, isa lang. Yan, si Liam, yung isang ano lang. Mag-error ka pa rin. Kasi dalawa na yung nilagay mo na parameters. Dapat dalawa yung arguments. Unless, naglagay ka dito ng default age. Kaya dyan, 16. So, pag niran mo, kapag wala kang nilagay na age, ang lalabas niyan is yung 16 years old. O, diba? Kaya dito, pag tanggalin natin, wala na siyang ano. Tapos, errand ka. Mag-error ako kasi yung may default ko lang dito yung age pero yung F name wala, so mag-error na ako agad. So kapag maglagay ako ng default yan, so kahit wala akong ilagay na arguments magpiprint na yan kasi nga may default tayo, default value tayo. So minsan maganda yung may mga default value para pag kunyari nakalimutan maglagay, yun yung hindi pa rin mag-error yung function mo. Pero syempre, depende yan kung yung default ka ay naka-inline dun sa dapat na output. So, yun na. Kaya dapat isipin nyo rin yung kung ano yung magiging default. Talagang default talaga. Yung parang first data pagkasimula ng program. Yun, magiging default. Okay? Next. Return values. C++ return keyword. Return values, the void keyword used in previous examples indicates that the function should not return a value. If you want the function to return a value, you can use a data type such as int, string, etc. inside the void and use the return keyword inside the function. So, ayun ito, merong twist yung function na to, which is nagkaroon na ng return type yung function mismo. Dito kasi nakikita natin void, walang return type, puro lang cout. So, yun yung kaya niyang gawin is mag-display. Ngayon, dito sa the return keyword is gumagawa ng function. Itong function na to ay may kakayahang mag-return ng value. Like, for example, pagtapos ng execution nito, yung final answer nito is i-return ng function na to. Medyo ano no. Pero tingnan natin sa actual. Kumbaga, pag ginamit mo tong action, yung function na to, merong ibabalik na value. Okay? Merong ibabalik na value. So, katulad nito, ito na. Check natin. O, diba dito? May function int x, nag-initialize ng x, tapos ngayon, yung return niya is 5 plus x. So, meaning, kahit anong maging value ng x or number, ipa-plus 5. Magpa-plus lang ng 5. Tama? So, kaya yung output is 8 kasi naglagay ka ng may function, tinawag mo, tapos yung argument mo is 3, which is parameter is x. Kaya pagdating dito, nagkaroon ng computation dito na 5 plus any number of x, which is yung 3 dito, kaya 5 plus 3 equals 8. At ni-return yung ganung value, kaya makikita nyo 8 yung value nito.
So for example, ganito. Nag-initialize ako ng variable int a equals, pwede to, ganyan. So nag-assign ako, pero function to na galing dito. So ngayon yung magiging value ng a ay ano, 3 yung nilagay ko. So dapat ang value ng a is 8. So dapat para, hindi, palitan ko na lang ng 5 para maging iba. So 5 plus 5 equals 10. Dapat yung so yun, is 10, no? Diba? 10. So yun, ganun siya. Ibig sabihin, dahil yung function mo ay may data type which is int at may return value na, ito may return value yung computation. So ibig sabihin, na print niya yung kumbaga yung pinaka last na action. Ito yung pinaka last na action dito sa function na to, which is nagkakaroon ng value yung mismo buong ng function na yun. Okay? Hindi nyo ba napansin itong int main at return 0? Oh, yun siya. Pansin nyo. Int main. Int. Tapos return. Return 0. Diba? Ang kaibahan nga lang, nag-set siya ng value na 0. Pero kung gagawin din natin yan, return 0. So, unexpected yun ang answer. Siyempre, 0. Kasi, yung kahit may parameter ka pa, kahit may argument ka pa, dahil pero nag-return 0 ka lang, useless tong parameter mo. Okay? So, ganun yun siya. So, diba? So, ganun yung explanation ng function na may return value. So, parang itong int main, function na may return value, which is returns 0. So, int main. So, yan yun siya. Okay. So, this example returns the sum of the function with two parameters. Ito naman, two parameters na. So, same na yun nung kanina. Nagkaroon na ng dalawang parameters. So, x plus y lang ginawa. So, int x, int y, plus return x plus y. So, kunyari, nagpalitan natin pangalan. Compute sum. Yan, diba? Tapos, lagi ko dito, compute sum. So, yan, ganyan, 5, plus 5. So, 10 na kasi, kung ano yung nilagay mo dito na arguments, yun yung ipapag-plus niya. Kasi yung computation mo dito is addition. Okay? So, yan. So, ganyan mag handle ng functions na may parameters at may return value, return type. So, pag void, wala ng return. Wala yan. Ano ba? Ano pala yung return ng ano, ng void? Sige daw. Test. Display. Yan, walang return. Mag-cout lang tayo. Hindi, sa walang return. Yan lang, ganyan. So, void lang yun, walang return value. Valid yan. I'm sorry. Wala naman. Test display. Oh, wala. Bet wala. Ay, hindi. Bet kasi sili at buang. Hindi ko tapos siya sisi. So, 10, pero walang laba, walang nilabas. So, empty lang siya. Okay? So, tanggalin na natin. Okay. Next tayo. Before. Ito na yung dalawa. You can store the result in a variable. Ayan, katulad nito yung ginawa kanina. Yung function na ito pwede mo ilagay sa variable ito. Separate po. Oh, so, yun. Agawa ko lang yun. Okay na yun sa inyo. Okay? Yung ginawa ko dito, yun o. Oh. Ah, ay ko to. Sige.
Sige na kayo nung kanina, tatawa yun. So yan, int z equals my function, sinama niya sa cout z, okay? So 8, next. Pass by reference. Hindi, huwag naman na dito, so okay na yun tayo dito. So, okay naman na yun. Bukas na tayo dito sa pass by reference, mas maganda to. Fresh tsaka bago yung, yun yung panimula. May kinalaman niya sa pointers eh. Okay, so yun. Nandito na lang yung tutorial na ito. At bukas, itutuloy ko sa pass by reference tayo. Function, parameters, pass by reference. So, exciting tong part na to. So, gusto ko rin matest. Yung, yan. Ayan, yan. Okay, so... Thanks. Bye.